Hello guys, welcome back to Grace Coley Channel. So ngayon pala guys ay gagawa ako ngayon ng suman at cassava pala ang aming gagamitin para sa aming gagawin na suman. So as you can see guys, meron na kaming dahon ng saging. Pinunasan ko pala siya ng towel guys para sure po na malinis talaga ang ating lutuing suman. Ang next ko palang ginawa guys ay nilagyan ko na siya ng kinayod na buko, which is galing yan siya sa freezer kaya matigas. Hindi ko na kasi na-defrost agad. So ayun na nga, nilagay ko na lahat at hahaluin ko lang yan para hanggang sa lumambot ang ating buko at maghihiwalay. At pagkatapos ko palang inalo ang buko sa ating cassava ay sinunod ko na agad ang ating brown sugar at ihinahalo-halo ko lang siya. So wait lang natin siya guys na hanggang sa mahalo na talaga ang ating mga ihinalo sa ating cassava na buko at ang brown sugar. Sa part pala nito guys ay medyo nahalo na talaga ang ating mga inilagay na buko at brown sugar. Sa nakikita nyo guys, medyo may buo-buo pa na buko sa ating cassava. Pero okay lang siya guys kasi inilagay ko na kaagad ang ating tubig. Para nang sa ganun guys ay lumapot na ang kanyang texture. Tansya-tansya lang pala ang paglagay namin ng tubig dyan guys kasi wala kaming ginamit na pang measure. So tansya-tansya lang ang paglagay namin ng tubig para hindi gaanong basa ang kanyang texture. So yun guys, dinurug-durug lang namin ang buong buko kasi nga na-frozen siya. Nagdagdag pala kami ng tubig dyan guys kasi hindi pa nabasa ang ating cassava. So finally guys, ito na pala siya after 2 years, charot lang. So yun na nga guys, ay ibabalot na pala namin siya sa dahon ng saging, which is yung pinupunasan natin kanina ng towel. Ito na siya guys, binabalot na namin siya. Sa nakikita nyo guys, maraming kamay ang nagbabalot ng suman, no? So ayun na nga guys, sinutulungan para tayo dyan ni Amor for Teresa Coley Vlogs at ni Arian Coley Lapay. Kasi dito kasi sa amin guys, ay tulong-tulong talaga kami dito sa mga gawaing bahay. At sa alam ko guys, hindi lang kami ang ganito. Kasi usually sa mga Filipino talaga ay tulong-tulungan talaga at nakaugalian na talaga natin na magtutulong-tulungan sa ating mga gawaing bahay at sa ibang mga bagay. So ayun na nga guys, back to our topic. Ibinalot lang namin lahat yan sa dahon ng saging. So ayun na nga guys, patapos na ang ating pagbabalot ng ating suman. At sa walang pag-alinlangan ay inilagay na namin kaagad sa aming kaldero ang lahat ng nabalot naming suman. So ito na nga siya guys, matapos namin ilagay sa ating kaldero ay nilagyan naman namin pala siya ng tubig at isinalang na namin kaagad sa apoy. Malapit na tayo sa exciting part guys. So yan na nga, inilagay na natin sa apoy, dinagdagan lang namin ito ng tubig na sakto na hindi naman gaano mapuno.
Sa pagkatapos naming dinagdagan ng tubig guys, sa tayo na nga ay tatakpan lang namin ito at aantayin namin na kumulo para maluto ang ating suman na cassava. So yun na nga guys, sinakpan na natin ano. Wait lang tayo ng ilang minutes guys para maluto. So ito na nga guys ang ating finished product, ang ating suman na cassava. So if you enjoyed watching this video guys, please click the like button and leave a comment. Thank you so much for watching guys. Bye!